Hi and hello to everyone, it's me again, Daniel Forrest, Image Stylist, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will be showing you or I will be introducing you to my cheap vlogging setup. So if you guys are interested, just keep on watching. I will be starting it by showing you my backdrop. So guys, kung napapansin nyo sa mga sa aking mga recent videos, ang una kong ginamit sa aking backdrop ay itong kumot. Itong kumot kasi na to guys, maganda siya. Ito lang ang meron na plain na kumot sa akin. Usually, lahat ng mga kumot na ginagamit ko may mga flower. Flower ay ang pangit namang gawing background yon. Now, nag-research ako sa YouTube, marami akong nakita na gumagamit sila ng cartolina paper. So, yung iba worth 7 pesos, worth 26 pesos. Yung worth 7 pesos kasi na yun, yun yung manifest. So, sabi ko, itry kong bilhin at try ko siyang gawing backdrop. So, pumunta ako, bumili ako ng cartolina paper, worth 10 pesos siya. So, eto siya at gamit ko siya ngayon. Eto kasi guys, etong cartolina na to, nag-error kasi ako, mali yung position ko at mali yung setup. So, ang ginawa ko nun, landscape. So, ganito ang nangyari. Ito yung happy. Landscape. Sa mga videos na nakikita ko, ang usually na pag-setup nila is portrait. So, sinunod ko, well and good naman. Okay siya. So, ito siya. Ang aking backdrop. Next. Since makeup artist ako, hindi ako na problema sa mga pailaw ko. Ang mga ginagamit kong mga pailaw ko ay ang aking ring light at ang aking vanity mirror. Itong ring light na to, 18 inches siya. Binili ko siya for 5,999 pesos sa may SM Baguio. Hindi ko alam kung anong pangalan yung store na yon. Ang brand ng ring light na to ay Go Extreme. So, itong model na to, ito yung pinaka-old model ng ring light na binili ko kasi ito yata yung last stock nung nasa store nila. So, kinuha ko na. Ang problema ko lang dito sa ring light na to, medyo madaling masira yung knob niya or yung pagkabitan nung kanyang mga tornilyo para makatayo siya. And then, kung magagawa naman ang paraan, pwede mo naman siyang ipa-repair. So, yun yung ginawa ko. Pina-repair ko para muli siyang makatayo. Next. Itong isang pailong na ginagamit ko ay ang aking vanity mirror. Itong vanity mirror, nabili ko siya through online. Regalo to nung birthday ko last 2017. So, ang pangalan ng seller nila ay Vanity Mirror by Pretty Toolbox. So, itong vanity mirror na binili ko, 6 bulbs siya actually. Pinagawa ko lang siyang 10 bulbs nung last February sa stepdad ko. So, shoutout niya pala sa stepdad ko sa gumawa ng or sa nag-costumize ng aking aking vanity mirror. So, itong vanity mirror is worth 2,300 pesos. And then, galing pa siya ng Caloocan City. So, guys, kung gusto niyo mag-avail ng vanity mirror, ilalagay ko na lang siya sa description box, yung Facebook page link nila para doon makikita niyo lahat ng mga styles, lahat ng mga gusto nyong styles ng vanity mirror, andun lahat. Next na aking ginagamit ay itong aking telescopic makeup chair. So kung napanood nyo guys ang aking isang video na in-upload dito sa YouTube, yun yung bridal makeup. Finiture ko doon yung nanay ko. Ito yung ginamit ko noon na upuan para hindi ako mahirapan sa pagme-makeup. Itong telescopic makeup chair na to, this is worth 3,500. Binili ko siya sa Lazada. May official mall kasi doon ang Glad King Philippines. So, andun lahat ng mga products ng Glad King. Kung gusto nyo guys, ilalagay ko na lang siya sa description box below. Pero ngayon, hindi ko na siya ginagamit dahil medyo mataas nga. Hindi ko kayang abutin pag nag-makeup ako. Tapos dun sa table ko.
So ang ginagamit ko ngayon ay ang aking monoblock chair. So monoblock chair ang aking ginagamit ngayon. Ito, pag gusto kong gamitin, dun ko lang siya gagamitin. Kasi hindi really naman ito pang ano eh, pang every film na ginagamit ko eh. Usually talaga, monoblock chair. So next na ipapakita ko sa inyo guys ay kung ano yung ginagamit ko na pang video, kung ano yung ginagamit kong pang film, pang capture ng pictures. Ang ginagamit ko ay itong iPhone 6. Hindi ko siya may papakita sa inyo, so itong box na lang. So itong iPhone 6 ang ginagamit ko for vlogging. Okay naman siyang gamitin, you only just have to adjust the settings ng video para maganda yung quality, para maganda yung binibigay niyang quality. Really nigga. Ulit na quality. So ito iPhone 6 ang ginagamit ko. Binili ko siya nung January eh. So second hand tong phone na to. Binili ko siya dun sa ano na yon, sa kapatid ng aking katrabaho. So binili ko siya kasi starting phone ko pa lang naman ito. Katas ng paghihirap. So ito yung ginagamit ko na pang film. iPhone 6. Maganda pala siya, no? Sure. Next na aking ginagamit sa pagva-vlog ay ang aking microphone. So, ang una kong ginamit na microphone ay itong kasama ng iPhone. Itong AirPods ng iPhone 6. So, ito yung ginagamit kong mic before sa mga recent videos ko. Okay naman siya, pero may mga noise na naririnig pa rin. So, I decided na bumili ako ng microphone. So, nag-search ako sa YouTube about dun sa mga microphone na ginagamit ng mga small YouTubers or sa mga malalaking mga superstar YouTubers na. Napansin ko, usually majority, ang ginagamit nila ay itong Boya BY-MM1 na microphone. So, pumunta. So, nag-search ako kung saan pwede makabili. May nakita ako online. So, nakita ko sa online itong Boya BY-MM1. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi gamit ko siya ngayon. What I will do is i-compare ko na lang siya using the mic and without using the mic. So, ang gagawin ko muna, i-review ko lang muna to. So, ito siya. Ito yung box ng mic na to. So, itong features niya compatible with smartphones, tablets, and DSLR cameras, consumer camcorders, and audio recorders, and compact and lightweight directional mic, rugged metal construction, no battery required, and professional furry windshield included. So, yun yung mga features niya. At ito ang laman ng BY-MM1 Boya. So, ito yung kanyang manual na hindi natin binabasa. At ito ang kanyang warranty card. At ang ibang laman niya, ito yung sa DSLR, sa mga video cameras. Ito, may kasama na din siyang maliit na pouch para dun sa mic. So, ito siya. Binili ko siya for 1,090 pesos lang siya. So may mga iba akong nakita sa 2,000 pesos yata yun. Oo, 2,000 pesos. So eto lang yung nakita kong mura. So kung gusto niyo maka-avail nito guys, ililink ko na lang sa description box. Ilalagay ko na lang doon yung link kung saan ko nabili at kung anong pangalan ng seller. So, I advise you to buy this one kasi nung try ko siya, okay naman. So, ang gagawin ko na lang is I would be comparing it by using the mic and without using the mic para ma-differentiate nyo kung totoo nga ba itong mic na to. Charot, kung totoo nga ba itong mic na to. So, ito yung sample video na hindi ako gumagamit ng mic. Kung napansin nyo, medyo maingay. Oo, medyo maingay. Charot. Ito naman, ang sample video na ito ay gamit ko na tong Boya BY-MM1 na microphone na binili ko sa Shopee.
So kung may napansin kayo guys, mas maganda na ngayon dahil may mic na tayong gamit, hindi na siya ganun basag na, hindi na siya ganun kabasag yung boses ko na reduce yung noise. Though hindi naman siya na-eliminate, but konti lang, mas konti yung nabawasan na noise and mas nangingibabaw pa rin tong boses ko. So I advise na bilhin nyo to kasi at least ma, yun nga, marireduce yung noise and mangingibabaw talaga yung buong boses mo mismo. Next na ginagamit ko sa aking pagbablog ay ang cellphone mount. Gumamit ako netong cellphone mount before sa mga recent videos ko. Ito yung ginagamit ko para ma-handle niya yung camera. So, meron siyang hot shoe na kasama na ginagamit ko siya ngayon, nakakabit sa ring light. Ang disadvantage neto, ang hirap niyang, madali siyang ilagay, pero once kasi na accidentally na natamaan mo yung phone, madali siyang madulas siya. Actually, madulas siya, kaya it's not advisable to use this. So, nakita ko rin sa online, sinabay ko na rin bumili sa online kasi dun sa seller na yon nandun yung mic and at the same time, andun din yung mount na binili ko. So, bumili ako ng F-mount. Hindi ko siya mapapakita ngayon guys kasi ginagamit ko siya. So, yung box niya na lang ang ipapakita ko sa inyo. So, ito yung box ng F-mount. Kung nakikita nyo, ganito yung itsura ng F-mount na yun. So, itong F-mount na to, binili ko kasi siya dahil ang maganda nun ay meron siyang paglagyan ng mic. So, nakakabit siya ngayon. Ipicturan ko na lang and then ipapakita ko na lang sa inyo yung itsura ng F-mount. So, advice ko sa inyo, mas maganda na rin kapag bumili kayo ng mic, isabay nyo na rin bumili ng F-mount. So, ilalagay ko na rin yung description, I mean yung link sa description box kung saan ko nabili at kung anong pangalan ng seller. Next na ipapakita ko sa inyo ay ang aking laptop. So, itong laptop na to, dito ako nag-edit. Dito na rin ako naglalagay ng mga script ko para maayos at organize yung aking vlog. And itong laptop na to, binili ko siya for 24,000. Ang brand niya is Lenovo. So, dito ako nag-edit ng mga videos ko. Remembrance ko to sa lolo at lola ko kasi binili na nato last 2019 nung may defense pa ako. Ang hirap kasi pag leader ka tapos wala ka pang laptop, tapos yung mga kagrupo mo pa, mga ibang kagrupo mo pa sa FS, hindi sumusunod ng maayos sa'yo, kaya nakakaloka. So binili ko itong, binili namin tong laptop. Ang application na ginagamit ko pala sa pag-e-edit ay ang Vegas Pro 15. Yung Vegas Pro 15 na yon, okay, friendly siyang gamitin kasi para mga basic ano lang siya eh, basic mga basic features lang naman siya. So ang ginawa ko, nag-download ako ng cracked version ng Vegas Pro 15. Ilalagay ko na lang siya ulit sa description box. So paano ako natuto mag-edit and everything? Yon, nag-YouTube ako, nag-search ako kung paano gumamit ng Vegas Pro 15. Kung ano yung mga effects niya. Hopefully, sana ma-master ko na ang paggamit ng Vegas Pro 15 at sana makahanap na rin ako ng ibang video editor kasi medyo nahihirapan na rin ako kahit friendly siya na sinabi ko kanina, pero medyo nahihirapan ako kasi hindi kaya ng laptop ko na anuhin, bumabagal pag naglalagay ako ng mga effects. So, try ko magpalit ng video editor. And last but not the least ay ang aking vlogging space. So dito ako nagba-vlog sa kitchen ng tita ko. Bihira lang siyang umuwi dito sa Baguio kasi dun siya sa Manila nag-work. Ang problema lang dito sa kitchen na to, may mga marinig kang mga sound effects ng maingay na aso, maingay na kapitbahay, ang umiiyak na bata, maingay na pusa, mga nag-aaway na kapitbahay, ano pa ba? Nakatira pa kami malapit sa road, sa kalsada. So, ang tendency, masasagap din yung sound effect ng mga sasakyan. Yun lang naman ang mga sound effect na problema ko dito sa vlogging area ko. Pero, well and good naman sa lahat. So, yun lang ang aking vlogging space. Maganda siya. In fairness.
So yun lang guys ang ma-share ko sa video na ito. I hope guys may natutunan kayo, may nakuha kayong idea, lalo na sa mga small YouTubers like me na nagsisimula pa lang. Sana nakakuha kayo ng mga idea, or kung may mga suggestions kayo, please comment down below para makita ko at gawin ko sa next video ko. So ayun guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayong lahat sa mga videos na i-upload ko. See you on my other videos guys. Bye-bye!